Okay, so isang magandang gabi mga pare ko so, dito sa BMW Auto and Furniture TV. So for today's video mga pare ko, may problema ako sa aking motor na Aerox. Okay, so ayan po ang nangyari sa aking Aerox mga pare ko. Kung napapansin nyo po, nagbli-blink po yung oil. Ano po kayang ibig sabihin po niyan mga pare ko? No? So ayan, tingnan natin yung manual. Magbase po tayo sa manual mga pare ko, para si manual po, siya po ang magtuturo po sa atin kung ano yung mga dapat po nating gawin. So ayan po. So ito po yung manual niya. Ayan mga pare ko. So ayan. Pag nag-trip siya, ayan po yung oil. Sabi po niya mga pare ko, kailangan munang mag-change oil. No? So ayan, oil change trip meter. So ayan po yung oil change indicator oil. And then yung 2 oil change trip meter. So ano po sabi dito sa manual mga pare ko? This trip meter shows the distance traveled since the last engine oil change. So ayan po. The oil change indicator oil will flash at the initial 1000 kilometers po mga pare ko. So yung first ano po niya, first trip po niya or blink po niya mga pare ko, no? So sa 1000 po. Then the next 3000 kilometers, and then every 3000 kilometers thereafter. So pagkatapos mong pagkatapos po ng 1000 kilometers po, yung next trip po niya ay every 3000 kilometers na po siya. Ayan mga pare ko, ang problema paano ba natin ito i-reset? So nag-change oil ka na, no? Napalitan na yung oil, pero ayan, nag-blink pa rin kasi hindi pa na-reset yan. So ibig sabihin mga pare ko, i-re-reset po natin siya. Paano? So nandito sa manual, ayan. O kung paano i-reset po yung ano natin, yung oil po natin mga pare ko, yung indicator po nandito po sa manual, nandyan po mga pare ko. So hindi na natin kailangan pang pumunta sa mga mekaniko, no? Basta marunong lang po tayong magbasa, no? Ayan po, sasabihin po niyan ng manual kung ano po yung mga dapat po nating gawin. So try natin mga pare ko, tara, peace. Okay, so ayan mga pare ko, no? So tingnan po natin yung multifunction display. Ito po yung multifunction display, yung may nakasulat po na ODO and then 1032 kilometers mga pare ko. So yung 0 na yan, ayan po yung speedometer po natin, no? And then yan po yung orasan, and then ayan po yung tachometer mga pare ko. And then sa baba po, yan po yung ating fuel gauge. So dito sa multifunction display po, dito po natin makikita po yung oil trip. So ayan, no. So mag-base tayo sa manual mga pare ko, kung pang ilan yung oil trip. So dito po, ito po yung manual po natin. Ayan mga pare ko, pwede nyo pong i-screenshot po ito para hindi po tayo malito mga pare ko. So ayan po. So ito po yung multifunction display. So ayan po siya. Okay, bilangin po natin kung pang ilan po siya. So 1, yan po yung odometer. 2, ayan po, yung trip 1, pang 2 po yan. Trip 2, pang 3 po yan mga pare ko, no? So tatlo na po yan, 1, 2, and then 3 sa trip 2. And then pang 4 po yan, yung trip F. 5 po yan, yung F echo. 6 po yan, yung average F echo. And then 7 po yung battery voltage. And then pang 8 po yung oil trip po natin mga pare ko. So pang 8 po siya. So subukan natin mga pare ko. Okay, so paano ba natin siya na i-set doon sa oil trip? So ito po, punta tayo sa menu. So ito po yung menu, and then ito po yung switch mga pare ko, no? Pindutin lang po natin 'yan, no? So ang una po, yan po yung ODO. So 1 na po yan. Okay? And then pindutin natin. 2, yan po yung trip 1. 2 po yan. 3, trip 2.
and then 4 trip F, 5, ayan po yung F echo, 6 average F echo, 7, ayan po yung battery, ayan, and then 8, ayan na po yung oil trip. So ayan po mga parikoy, so papaano natin i-re-reset po yan para matanggal po yung nag-blink na oil. So napakadali lang po mga parikoy, magbase na naman po ulit tayo dito sa manual. Okay, so ayan, tuturuan po tayo ng ating manual mga parikoy. So kahit newbie lang po tayo sa mga ganitong bagay, basta't marunong po tayong magbasa ng ating manual, ayan, tuturuan po tayo ng ating manual. So nandyan po, so ayan, to reset the oil change trip meter and oil change indicator, select the oil change trip meter. So ayan po, na-select na po natin, no? And then push the menu switch until the oil and the trip meter start flashing. Ayan mga parikoy, no? So pupush po natin siya. Tingnan natin. Ayan. Push. Ayun mga parikoy, so nagpla-plus na po yung oil trip po natin. So ayan po, no? And then ano gagawin? Ulit. And then while oil and the trip meter are flashing, push the menu switch until the trip meter is reset. So ayan po mga parikoy, isa pa, no? Isa pang push or isa pang switch mga parikoy para ma-reset na po siya. Ayan. Yun. Okay, so ayan, nag-zero na po yung kilometer or yung oil trip po natin mga parikoy. So napakadali lang po mga parikoy. Ha? Napakadali lang po kung papaano i-reset po yung nag-blink na oil po natin. Okay, so take note mga parikoy, kapag nag-blink po yan, kailangan na po nating mag-change oil. So na-change oil ko na po yung motor po natin, kailangan na lang po i-reset. So ayan po mga parikoy. Ha? Okay, mag-base lang po tayo palagi dito sa manual mga parikoy. So napakahalaga po yung ating manual. Huwag po nating itatapon yung manual natin. Basahin po nating mabuti ito mga parikoy. Nandyan po lahat, lahat-lahat po. Okay, so kung may natutunan po tayo sa ating video mga parikoy, no, please like, share, and subscribe po dito sa BMW Auto and Furniture TV. So ayan po mga parikoy. Peace!